bilangan. Maiiwasan ang dayaan. Mababawasan ang karahasan. Ito ang mga pangakong dala ng kauna-unahang automated election sa Pilipinas. Ngayon papalapit na ang eleksyon 2010. Handa na nga ba ang lahat para sa butuhan? Isa si Aling Karin sa 30 milyon sa pinakamahihirap na mamamayang Pilipino. Hindi nga ma, gustusan yung mga apo ko sa pag-aaral. Ang tama-tama lang sa pagkain sa araw-araw, kung minsan wala. Yung bahay nga namin, ito, maliit lang. Isa rin daw siya sa mga umaasang may tunay na pagbabagong magaganap matapos ang May 10. Yung inaasahan ko, yung magkaroon tayo ng bagong halal na presidente na mamumuno sa ating bansa para umunlad naman ang ating bansa kasi nalugmok na tayo sa kahirapan. Bago dumating ang araw ng eleksyon, nagsagawa ng isang mock voting exercise ang Commission on Elections sa COMELEC at Smartmatic, ang dayuhang kumpanyang pagkukuhana ng mga makina para sa automated elections. Isa si Aling Karin sa pagiging botante sa dry run ng pagboto. Baka mag-brown out. Yun, magkakaroon na naman ng dayaan. Kahirapan sa pagpila ng tao. Ayon sa Lawyers League for Liberty o Libertas, dalawa ito sa mga pwedeng mangyari sa darating na eleksyon. Tinatayang may mahigit 44 na milyong registered voters ang dadagsa sa mga presinto sa Mayo 10. Sa manual election, 250 lang ang botante para sa bawat precinct. Sa automated election, hanggang 1,000 ang pwedeng bumoto. Eh kung ginawa nilang mas marami yung makina, pwedeng mas konti ang pwedeng maging botante bawat clustered precinct. Therefore, mas manageable yung dami ng tao na pwedeng bumoto. Naglaan ang pamahalaan ng 11.3 billion pesos para maipatupad ang automated electoral process. Di naman daw problema kapag nawala ng kuryente sa site ayon sa Smartmatic. At kung hindi pa rin ito gumana, may iba raw pwedeng gamitin ang mga Smartmatic technician bilang backup. Yung baterya ng tricycle, pwede yan dahil actually baterya lang naman ang motorsiklo yan. 82,200 PCOS machines ang ipadadala sa lahat ng mga voting precinct sa buong bansa. Ito rin ang mga makinang dapat na makabisa ng mga Board of Election Inspector o BEI at teacher na gagamit ng mga ito. Sa mock voting na ginawa, medyo nahirapan ng kaunti ang BEI kahit pa tapos na ang training sa kanila. Kapag may dumadaloy ng kuryente sa makina, kailangang ilagay ng BEI ang security key rito. Bawat PCOS machine may sariling security key kasi liit ito ng isang regular na susi. Mas maganda sana na naka-quintas nito para hindi na kami mag-aalala pa o magdadala pa ng paglalagyan namin. Kasi kung nakabulsa lang ito sa amin, baka di natin alam, mga aksidente, maganyan siya. Maaring mawala ng biyayan o maaring may kumuha. Pero ang ating PCOS technicians ay makakapag-configure pa siya ng isa pang security key para sa PCOS unit na yun. Pangalan ko? Mary Jane Pacaro. Ito po sa inyo po. Ingatan niyo po. Noong naihanda na ang machine, nagsimula na ang mock voting. Teka lang po. Pero ilang beses na nagkaroon ng problema sa PCOS. Nitong Lunes, isang linggo bago ang araw ng eleksyon, hindi gumana ng maayos sa dry run ang ilang PCOS machine sa Metro Manila at kalapit na probinsya. Hindi nagtugma ang automated at manual count ng mga machine.
Kaya kahit pa kaunting araw na lang ang natitira bago ang botohan, ipinabalik ng COMELEC ang 76,000 na mga memory card ng mga PICOS. Doon sa mga nangangamba, dahil sa nangyaring ito, gusto ko lang paalala na ito talaga ang purpose ng testing and sealing. Makita natin kung ano yung problema, no? At nakita na natin, masasolusyon na natin. By Friday, mag-testing and sealing tayo ulit. And by then, we're confident na walang tayong problema. Dagdag ng ahensya, hindi raw ito paunang bugso ng pandaraya. Sakaling mangyari raw ito sa araw ng eleksyon, may 50,000 teknisyon naman daw natutulong sa pag-aayos ng mga makina sa buong bansa. Sinisiguro ng Smartmatic na mabusisi nilang pinili ang mga information technology technician na kikilos sa Mayo at 10. Malabo raw na mabayaran ng mandadayang politiko ang mga tao nila. Hindi siya fully shaded. Kailangan kasi talaga punuin yung wall. Ayon sa mga kritiko, ang mga dating estilo ng pandaraya pwede pa rin gawin kahit pa automated ng eleksyon. Isa pang paraan na pandarayang pwedeng gawin, sadyang pababagali ng pagboto ng mga botanteng kampi sa politiko para hindi na makaboto ang makakabilang kampo.